Ako si Alex Elomina Angeles, taga Barangay Bigaa. Mas nakilala ako sa tawag na hotdog pagdating sa basketball. Doon sa mga nagtatanong muna kung bakit hotdog ang tawag sa akin, kasi nung bata ako, favorite ko na ay hotdog. Pero hanggang doon lang yon, wala nang ibang ibig sabihin yon. Then mabalik tayo sa basketball. Ang pinagsimulan ko talaga is nung bata ako, lagi kami magkalaro ng kuya ko, siguro mga 7 years old ako noon. Hanggang sa, kumbaga, lagi akong talo sa basketball. So nagpursigi ako, sabi ko, isang beses, tatalunin kita. Tapos doon na nagsimula yon. Yung palaro-laro sa kanto-kanto, sa mga pa-ice-ice tubig na pustahan. And then later on, talagang naglagay na ako sa utak ko na someday makakapaglaro ako sa mataas na liga. Katulad ng inter-barangay, ng mga nangyayari sa atin. Nung una, hindi rin ako nakakasali. Kagaya nyo rin ako ng mga bata dyan na pag nag-try out, hindi automatic, in an instant, hindi nakakasali kaagad. Ako, naranasan ko yung talagang hindi ako nakakasama sa tryout, nakapipili. Pero pinagpursigihan ko lang, nag-practice ako na nag-practice. Then later on, naging inter-barangay player na ako. After inter-barangay, tinramis ko sa sarili ko na balang araw, mapapanood din ako sa TV. Kasi nakakapanood na ako ng mga NCAA, UAAP. So isa yun sa tumatak sa akin. Yun yung talagang nagkaroon ng susi ako, paano ako makapunta doon. Kasi bibihira sa Kabuyaw yung naglalaro pa sa Maynila at that time. Marami kami noon na nagpupursiging makapaglaro sa Maynila. Hindi ilan lang kaming na napbigyan ng pagkakataon. Pero hindi din doon natigil sa NCAA yung laro namin, hanggang sa nakapag-PBL din, nakapag-Asian Basketball League din. At syempre, hanggang sa narating ko na yung pagiging coach. At yung pagiging coach naman, nag-coach ako sa Kia, assistant ni Manny Pacquiao before, and then nabigyan ng pagkakataon maging head coach sa Laguna. At yan yung mga journey ko. Yan yung mga dinaanan ko bago ko nakarating kung saan ako ngayon. Nung una, nung kumbaga sa rookie, nung bata pa lang ako, hindi ko kayang i-handle yan. May time na umiiyak din ako. Kung makikita nyo sa mga kabataan, di ba, nakikita natin, pag natalo, iyak. Normal yan. Hayaan lang natin makuha nila yon, kasi later on, matututunan nila unti-unti na ang pagkatalo ay isang paraan para matuto sa buhay, para matuto sa game, para matuto kung paano mo lalagpasan yung mga pagsubok na yun. Then later on, ang inisip ko na lang, at well, nakuha ko sa ibang mga coaches na basta ibigay mo lang yun 100% mo dun sa game mo na yun, isipin mo na last game mo na yun, whatever happens, matalo ka manalo, for sure, yung kalooban mo hindi na ganun kabigat pag natalo ka. Well, ang mga hinangaan ko sa pagko-coach na nung ako ay nag-uumpisa na mag-coach, well, syempre, yung mga pinagdaanan ko rin, kagaya ni Coach Nash Racela, si Coach Koy Banal, si Coach Arvin Bonleon, si Coach Nomar Isla, lahat ng mga coaches na pinagdaanan ko, pinagsama-sama ko na ngayon yung mga natutunan ko sa kanila. And then yun na yung mga binibigay ko sa mga players ko na nahahawakan ngayon. Kasi alam mo, sa isang bagay, iba yung aral ng galing sa libro and iba rin yung aral na experience naman. So minsan, mas maganda rin yung experience ang dala-dala mo eh. Para na sa ganon, hindi ka na maninibago kapag nandyan ka na sa sitwasyon. So yung mga binibigay ko sa mga bata, mas karamihan doon, yun yung experience ang binibigay kong knowledge sa kanila. Well, yung larong basketball, buhay ko na to. Kung makikita nyo sa kwento ko, simula bata, magpahanggang ngayon, doon umiikot ang buhay ko. Marami kong natutunan dito, ups and downs. Pero kumbaga sa isang bola, makikita mo rin minsan nasa baba, minsan nasa taas. Pero itong bolang to, malaki ang parte nito sa pagkatao ko, kasi hinubog ako nito maging maayos na tao, yung determinasyon ko, yung kung gaano ako kadesidido sa ginagawa ko. Dito ko lahat natutunan yan. At lalong higit sa lahat, yung disiplina at pagtawag sa ating Panginoon. Dito ko talaga makikita na
ito naglapit sa akin. Kung hindi dahil sa basketball, hindi ako mapapalapit sa ating Panginoon. Marami. Pero hindi ko na rin maisa-isa, pero doon ako sa specific na gaya ng sabi ko kanina, yung sa tryout, pag kasi yun yung isang pinakamasakit sa bata, pinakamasakit din sa akin yun, na lahat kayo, imagine 50 to 100 players magta-tryout. Tapos hindi matatawag pangalan mo. Ang sakit nun. Yun yung isang parang naging inspirasyon ko na hindi na mangyayari sa akin to pag sa mga susunod ko pang tryout. So, talagang nagbigay ako ng oras. Nagbigay ako ng kaukulang panahon para hubugin pa yung mga kailangan kong hubugin. Kasi pag sinabing magaling ka mag-dribble, hindi ka naman automatic magaling kang shumute. Pag magaling siya consumer, hindi naman ibig sabihin, magaling ka na sa lahat. So, kailangan lahat yan, hinuhubog mo. Practice talaga. At saka magbibigay ka ng sobrang oras para makuha mo yung kung ano yung pangarap mo sa buhay. Nung naglalaro ako, gusto ko maibalik yung panahon na kung saan, alam mo, ikwento ko lang, sa Kabuyaw, scorer ako. Yung mga taga rito sa atin, alam nila, umi-score ako ng 20, 30. Kung minsan, kaya ako 40. Nung panahon ko dito sa atin. Pero ang tanong lagi nila sa akin, bakit pagdating sa Maynila, hindi ka maka-score ng marami? Ang sagot ko lang naman sa kanila, kasi ang binigay sa akin role ng coaches ko sa Maynila, at the same time, point guard kasi yung laro ko sa kanila. Ako yung klaseng point guard na inuuna ko yung mga teammates ko bago yung sarili. So, kung ibabalik ko yung panahon, gusto ko sanang sabihin sa mga coaches ko dati na, Coach, bigyan mo ako ng chance maging scorer. Kaya ko maging scorer sa team natin eh. Pero dahil mahihiyain ako at that time, na kung saan, eto lagi ang tinuturo ko sa mga bata, kailangan makapalang mukha talaga. Ito yung natutunan ko bilang coach. So, kakapalan ko mukha ko, sasabihin ko sa coach, kaya kong score ng ganito, bigyan mo lang ako ng role na ganito. Kasi masyado akong parang robot nun eh, na kung ano lang ibigay sa akin ng coach, doon ako nagpo-focus. Pero ngayon coach na ako, mas gusto ko yung open communication with the players. So, yun siguro, kaya ko maging scorer na point guard or scorer na shooter sa Manila kung may babalik sa ngayon. Well, kung hindi ako sa basketball, nakikita ko sarili ko sa politika. Kasi yung pagtulong, nandun eh. Hindi ko na mayalis eh. Kasi nung, alam nyo, nung nag-umpisa ako sa pagtulong nung time namin sa San Beda, meron kaming charity program na binigay sa amin mga players. Nung una, parang, ano ba itong pupunta namin? Pero nung natutunan kong, masarap pala yung ganito ah, yung nagbibigay, tumutulong. Then yun, pumasok ako sa politika. I-share ko rin sa inyo, ngayon ay kasalukuyan rin akong konsehal sa aming barangay. Actually, graduate na ako, nasa ikatlong term ko na ngayon. So, dun nyo ako makikita. Kung wala ang basketball, sa other side, politics. Well, sa mga atleta natin dito, mapa-basketball, volleyball, table tennis o kung ano man, ang isang number one kong ipapayo sa inyo ay tumawag pa rin sa ating Panginoon. Kasi kapag hindi tayo lumalapit sa Kanya, mahina yung chance eh. Pero pag andun siya, kasama natin siya sa lahat ng bagay, sigurado ako sa inyo, ang laki ng porsyento makararating nyo yung pupuntahan nyo. Pangalawa is disiplina. Kailangan meron tayong disiplina sa outside and inside. Kumbaga, sa practice, kailangan meron kang disiplina dito. Kung gigising ka ng maaga, kailangan gumising ng maaga. Yung outside na disiplina naman, for example, kailangan wala kang bisyo. Kailangan, kumbaga sa mga barkada, marami tayong barkada eh. Pag merong okasyon, tagay tayo dito, inom dito. Yan yung tinatawag na disiplina sa labas. Kailangan makontrol mo yun. And then last, kumbaga sa sinasabi ko nga sa inyo, yung kapal ng mukha. Yan ang lagi kong sinasabi. Kapalan yung mukha nyo. Kasi kung mahihiyain kayo, walang mapupuntahan. Bakit? Kasi sa ensayo na lang, walang nanonood. Kung mahihiyain ka sa ensayo pa lang, paano pa pag maraming nanonood dito, di ba? So, isa yun sa lagi kong ipinipreach ngayon sa mga kabataan. Makapal ang mukha. Ang aral na tutunan ko ng student-athlete ako, kagaya nung mga sinasabi ng mga coaches before na hindi ka pwedeng school bukol.
Pero aaminin ko sa inyo, nung nag-uumpisa ako, hindi ko tayo kakahiya sa inyo, school bukol ako nung umpisa. Pero later on, syempre, experience pa rin, yun yung magtuturo sa atin. Eh, natutunan ko, tinuruan kami na hindi 100% ka magiging professional. So, whatever happens sa'yo in the future, na kung hindi ka man magtuloy-tuloy, meron ka pa rin fallback na kung saan graduate ka. Yun yung pinakamagandang ipapamana mo sa magulang mo, sa mga anak mo kapag ikaw nagkapamilya na ikaw graduate ng dahil sa sports. Na si sports naging tulay para makapagtapos ka ng pag-aaral at the same time para matulungan mo ang iyong mga magulang. Well, akala nila may sikreto, pero ang pinaka-importante lang naman dito yung Panginoon. Isa yan. Kailangan lagi tayong nakatawag sa Kanya kahit anong gawin natin. And then pangalawa, ang kailangan lang natin dito is magsipag, maging disiplinado. Babalik lang ako dun sa mga pinapangaral ko sa kanila nung umpisa. Kasi, sample, kung halimbawa, 10 tayo dito, lahat tayo nagpa-practice. After practice, anong ginagawa natin? Doon na babagsak ngayon yung sinasabi natin sipag. Sino ang mas masipag sa inyo? Kasi kung sino yung mas masipag, yun yung mas ibe-bless ng ating Panginoon. Kasi doon lang naman tayo mamimili. Practice ka nga ng practice. Doon, during practice lang. Pero after practice nun, kailangan meron ka ng extra. Extra dribbling, extra shooting. Lahat ng kaya mong gawin extra, doon mo gagawin sa hindi na oras ng kabuuang practice. So yun yung isa sa kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung goal mo doon. Kumbaga sa madaling salita, yung extra practice. Yun yung isa sa kailangan mong isama sa ingredients doon. Salamat sa kwentong kabuenyo at na-feature nyo ako sa inyong programa. At sana ipagpatuloy nyo pa yung marami pa kayong mabigyan ng inspirasyon. Kasi sa ganitong paraan, maraming matututunan ng ating mga kabataan, ang ating mga tao dito. Kasi hindi ito yung mga scripted lang eh. Ito yung mga totoong kwento na kung saan marami kayong makukuha dito. Kaya, salamat sa inyo. God bless.